We are created for worship. Lahat ng nilikha ng Diyos, mababasa niyo po sa Bible, maging mga araw, bituin, ulan, dagat, alon, puno, ibon, mga isda, lahat ng mga nandito sa mundo, nilikha ng Diyos para magpuri. Kaya ang sabi, let everything that has breath praise the Lord. So lahat ng bagay, lahat ng may buhay, purihin ng Diyos. So mga kapatid, ang pinakasentro na gustong-gusto talaga ng Panginoon ay yung pagpupuri. Kaya sinabi ng Bible na God is looking for a true worshiper, and a true worshiper must worship God in spirit and in truth. Hindi pinagsiselosan ng Diyos kung ikaw ay magandang babae o bapo. Hindi pinagsiselosan ng Diyos kung marami kang pera, galing sa kanya yun eh. Kaya kanya i-bless. Hindi niya pinagsiselosan kung magandang bahay mo, magandang sakyan mo. Hindi niya pinagsiselosan kung ano yung personality mo. Pero mga kapatid, nagseselos siya kapag meron kang idol sa puso mo. Hello? Mga kapatid, paano tayo mag-worship sa Lord? Ito pong tunay na worship. Are you listening? Dito po sa Genesis 22, verse 5 to 6, basahin niyo po. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Ulitin natin, ha? Gusto po, itanim niyo po sa puso itong salita na ito na very powerful. Sabi ni David, ni Abraham, sabi ni Abraham, alam niyo po yung context, ha? Ang context, inutusan ng Diyos, makinig kayo, si Abraham na yung kanyang minamahal na anak na si Isaac ay i-offer sa Mount Moriah ihandog. Bakit po kaya? Tanong. Itong tanong. Bawal po, bawal po na yung mga tao i-ihandog mo at sunugin at para mamatay. Bawal yun eh. Pero bakit ang Diyos na sinasamba natin ay nagdima ng ganung kautosan kay Abraham na yung kanyang anak na minamahal, i-offer niya. Anong reason? Anong reason? Sabi niya, he said to his servant, dumating po si sila sa bundok ng Moriah. Sabi ng Abraham sa kanyang dalawang servant, stay here with the donkey, aakit kami ng bundok, we will worship and then we will come back to you. Verse 6, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire the night, and the two of them went on together. Listen, ito pong worship dyan, the first mention ng worship dyan po dyan sa Genesis 22, 5 and 6. Ang context po, nakikita nyo, tines ng Lord si Abraham. I-offer mo ang iyong anak na pinakamamahal. Alam nyo kung bakit binanggit yung offer your son Isaac whom you love. So binigyan ng Diyos ng Diyos, makinig kayo, tagal po yung inintay ni Abraham. Mula sa 25 years old siya, hanggang mag-iisang daang taon, tagal-tagal na inintay yung anak niya, tapos ibinigay sa kanya, tapos hiningi ng Diyos na i-offer. Tapos sabi ng Panginoon, whom you love? Bakit? Alam niyo mga kapatid, ito nakita ko, makinig kayo, mga tatay, mga nanay, nakita ng Diyos na itong si Abraham, siguro, tinesting ni Lord yung kanyang puso dahil makita ni Lord na yung kanyang anak na si Isaac ay halos nagiging Diyos-Diyosa na niya. Nagiging idol na niya. Nagiging lahat ng kanyang
Lahat-lahat ng meron siya, lagi nakapokus siya kay Isaac, kay Isaac, kay Isaac, kay Isaac, kay Isaac. Kaya alam ang ginawa ni Lord, sabi ng Diyos kay Abraham, offer your Isaac. Sabi mo sa katabi mo, offer your Isaac. Offer your Isaac. Sino yung Isaac sa buhay mo? Mga kapatid, baka ikaw yung meron ng idol sa iyong puso na pinagseselosa ng Panginoon. Na dati-dati, love na love mo si Lord, in love na in love ka kay Lord, ngayon in love ka na kung sino pa man yan. Hindi ko po kayo alam kung kayo nino. Pero, offer your Isaac. Yung Isaac, ang sabi ng Bible, whom you love. So, ang tinitira, ang tines ni Lord yung kanyang puso. Yung puso niya, kasi nga, God is a jealous God. Ayaw niya na merong number one sa puso mo, higit sa Diyos. Kaya nga ang kautosan eh, love God above all. So dapat yung pagmamahal natin sa Diyos, above sa iyong trabaho, above sa iyong anak, above sa iyong image, above sa iyong career, above sa iyong bahay, above sa iyong trabaho. God love with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul.